Itong si Enzo Recto, dalay katotohanan upang tayo'y ilayo sa mga kasinungalingan. Pastillas kayo. Pinag-aralan ko itong pastillas sa 1, saka pastillas 2. Marami akong mga pagkakapareho at pagkakaibang nakita. Gusto kong ibahagi ito sa inyo mga kabunyog. Ano? Mga kababayan. Matindi to ah. Nung tinutukan ko, inanalyze ko, sabi ko iba, matindi. Parang nakaset up na talaga ang matagal ng scheme dyan sa Bureau of Immigrations. Nakakaalarma ito mga kabunyog. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Yung pagkakapareho at ganun din yung pagkakaiba. Kumbaga yung kinumpare and contrast. Pag sinabi mong i-compare, pagparehuin mo, anong pagkakapareho? Pag contrast, ano naman yung pagkakaiba? Mahalagang makita natin to mga kabunyog, itong pastillas 1 at 2 na to. Ano? Sa mga hindi nakakasubaybay nito, o kaya sa nakasubaybay man, pero hindi na naalala ito, yung pastillas 1, ganito ang nangyari dyan. Sa pareho dito, ang involved immigration officials ng Pilipinas. O yan muna ang pagkakapareho niyan. Ano ba ang modus? Doon sa pastillas 1, galing China, yung mga manggagawang Chino, pinupuslit papunta dito sa Pilipinas. Pagkatapos mapuslit papunta dito sa Pilipinas, syempre kulang ng mga papeles yan. Walang mga papeles yan. Bakit? Kasi mismong sa China, bawal yung mga yung gambling, offshore gaming na yan, mga online gaming, bawal sa China. Kaya nga nag-ooperate itong mga Chinese mafia, tawagin natin mga sindikatong mga Chinese mafia. Nag-ooperate sila doon sa mga bansa na kaibigan ng China. O ito yung isa ko pang nakitang pagkakapareho. Mga Chinese mafia ang nag-ooperate sa mga lugar na ang mga gobyerno ay malapit sa China. O halimbawa dito, anong bansa ang involved dito? Sa Pastillas 1, ang involved na bansa, China, Pilipinas. Pagdating naman sa Pastillas to, galing ng Pilipinas, papunta naman ng Myanmar. Pero ang involved, Chinese mafia pa rin. Pareho, ang Pilipinas at China, ang mga gobyerno ay kaalyado ng China. No, ang Pilipinas at Myanmar, pareho kaalyado ng China. Panahon ni Duterte, alam naman natin, parang ang Pilipinas tuta ng China eh. Sunod-sunuran sa China. Ganyan yung panahon ni Duterte. Panahon din naman ngayon, ang Myanmar ay isang military junta na kakampi ng China, hawak din ng China. Ang kinikilala nilang amo, China. So, lumalabas ngayon, dahil itong Pilipinas at Myanmar ay parehong parang tuta ng China ang mga nakaupong gobyerno, yung mga Chinese mafia, mga sindikato, nag-ooperate dito sa Pilipinas at Myanmar. Kasi bawal doon sa kanila mismo sa China. Dito sa Pilipinas, ang ino-operate ng Chinese mafia ay POGO, Philippine Online Offshore Gaming. Iyan yung nila, yung ino-operate nila dito. Paano ba yung POGO? Mayroong mga tumataya sa mga online games. Karamihan ng mga online games na ito ay incheck. Ang mga tumataya dito, mga incheck din. Ibig sabihin, yung mga nasa China ay bawal doon sa kanila yung online gaming. So nag-ooperate ng online gaming sa ibang bansa tulad ng Pilipinas. Kaya yung nag-ooperate ng mga computers dito ay mga galing China. Sila yung mag-ooperate ng mga computers papunta na gagamitin. So ngayon, paano yung modus ng Pastillas 1? Ang modus ng Pastillas 1, hindi sila makakapasok sa Pilipinas nang hindi dadaan sa immigration, yung mga Chinese na to. So ito yung Pastillas 1, yung nakikita nyo sa picture. Bakit tinawag yan na Pastillas 1? Kasi pag dumadaan daw yung mga incheck na galing China para pumasok sa Pilipinas, may binibigay na yung pastillas, pero may nakalagay na dong pera. Yun na yung lagay, bribe, para palusutin sila. Yun. Gayan yun, kaya pastillas.
Pastillas scheme. Oh, alleged bribe for corrupt airport immigration officials is rolled in white paper similar to the local sweets Pastillas. Nakarulyo yung ano, yung panglagay, yung bribe na para dun sa puti na papel na kung sa atin parang Pastillas. Yung pagkain natin na matamis, yung Pastillas. Yan yung racket. Kaya ang nangyayari, galing ng China, ilulusot yung mga Chino na walang mga papeles, ano? Walang mga papeles. Yan. Pagdating sa Pilipinas, magtatrabaho sila sa mga pogo na pinapag-aari yan ng mga Chinese mafia rin. Pero syempre, kumita na ngayon yung mga immigration officials para makalusot yan. Oh. Ngayon, habang nandito sila, itong mga Chinese na to, sila yung nag-ooperate ng mga computer, yan yung mga online games na ino-operate nila dito sa Pilipinas, maraming krimen na nangyayari. Unang-una, itong mga ano na to, mga Chino na to, pahirapan kung magtrabaho para silang ano eh. Napanood nyo ba noong isang linggo? Mayroong mga van sa Manila, hindi ko na maeksakto eh. Mayroong van na magkakasunod na tumatakbo, biglang may tumalon na dalawa katao. Alam nyo kung ano yon? Mga Chinese pala yon na gusto nang tumakas doon sa dito sa mga nag-ooperate ng mafia na to, ng ano na to, ng pogo. Siguro ano na sila? Pinapahirapan na siguro may kutang binibigay sa kanila, hindi na nila kaya. Kaya ano to, dumarating sa punto may mga pinapatay ng mga nagtatrabaho sa mga pogo na yan. Mayroon diyang mga nagsasyabo, prostitution. Tapos mayroon din mga, yun na nga, nung nakita natin, biglang tumalon sa van, dalawang Chino. Ha? Nung malaman, nung inimbestigahan, mga empleyado pala yan ng pogo. Mukhang ayaw na nila kasi siguro pinapahirapan na sila ng todo. So yan ang ano, yung operation. Yan yung Pastillas 1. Ang Pastillas 2 naman, mga kabunyog, ano, dito naman sa Pastillas 2, Pilipino ang involved na manggagawa, dadalhin sa Myanmar. Papalusutin sa airport, sa immigration, para makarating ng Myanmar. Pagdating sa kan, pero hindi online gaming, cryptocurrency scam. Ha? Yung mga sa cryptocurrency, may mga kukumbinsin silang tumaya. Eh, siyempre, mga ano siguro yon, mga mayayaman, mga ano, mga may hanap buhay, English yung gamit na lingwahe, di maganda mga Pilipino yon. Pero may kota itong mga Pilipino na to na nagtatrabaho diyan sa Myanmar sa mga Chinese mafia. May kota, kailangan may makumbinsi ka sa scam na yan, sa cryptocurrency. Pag hindi mo na achieve yung target o kota, tinutorture sila. Kaya ang pagkakapareho, immigration officials nagpapalusot. Yung isa sa Pastillas 1, galing ng China, papunta ng Pilipinas. Immigration officials ang nagpapalusot. Ang kasabwat nila, Chinese Mafia. Yung Pastillas 2, galing ng Pilipinas, Pilipino, dadalhin sa Myanmar, papalusutin na naman ng immigration officials sa NAIA. At ang manginginabang na naman ay Chinese Mafia. Yung Chinese Mafia, pareho nag-ooperate Pilipinas at Myanmar. Nakita nyo mga kabunyog? Ha? Panuorin nyo itong ginawa na namin. May ginawa na kami dito. May ginawa na kaming ano niyan eh, video tungkol diyan sa Pastillas 2. Panoorin niyo ito. Itong mga kawawang kababayan nating dinala sa Myanmar. Panoorin niyo ito mga kabunyog. Pastillas 2.0 scam. Ang bansag ngayon ni Senator Reza Hontiveros sa patuloy na pagdinig sa human trafficking sa Senado sa panibagong anomalyang kinasasangkutan ng Bureau of Immigration na ang mga biktima ay mga Filipino. Sila ay ipapadala sa mga Chinese mafia sa Myanmar. Ayon kay Attorney Ricky Tumotorgo, inaalok ng magandang trabaho ang ating mga kababayan sa Thailand at ito ay pinapalusot at hindi na dumadaan sa tamang proseso ng Bureau of Immigration ang mga kawawang kababayan natin. Pero ang hindi nila alam na sa isang Chinese mafia sa Myanmar sila babagsak, isang sindikato ng nag-iscam gamit ang cryptocurrency. Panoorin po natin ang reaksyon ni Attorney tungkol dito. Kaya, pero itong topic na ito, napaka-importante din mga kabunyog. Kailangang malaman ito ng ating mga kababayan. Alin ba ito? Itong matinding human kaso ng human trafficking, ha? Pinupuslit, pinapalusot ang ating mga kababayan
ang kawawa nating mga kababayan, pinapalusot sa airport. Siyempre, hindi ka makakalusot dyan kung hindi ka dadaan sa immigration. Ang nangyayari, pinapalusot sila sa immigration. Inaasistihan yung mga ano, hindi na ito dumadaan sa mga normal na procedure sa immigration. Ngayon, pag nakalusot na sa immigration, lusot na. Ang destinasyon nila, ang sabi, papunta ng Thailand. Eh, kasi maganda namang magtrabaho sa Thailand. Yung pala, hindi sa Thailand ang punta. Hindi pala sa Thailand ang bagsak. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang bagsak pala ay sa Myanmar. Ang nagpapatakbo ng Myanmar ay military junta. At ang military junta na to ay nakadikit sa China. Hawak ng China ang military junta dyan. Kaya ngayon, ano bang modus? Ano bang nangyayari dito sa human trafficking na to? Ang nangyayari dito mga kabunyog, pinapalusot sa immigration kahit walang visa. Ang alam nung kababayan natin, dadalhin sila sa Thailand. Eh kung Thailand, di medyo maayos-ayos ang trabaho doon. Yung pala hindi Thailand, punta palang Myanmar. Ngayong pagdating ng Myanmar, anong nangyayari? Pagdating ng Myanmar, mga kabunyog, mayroon dong naghihintay sa kanila na sindikato. Ngayon, itong sindikato na to ay Chinese Mafia. Chinese Mafia. Ngayon, ano ba tong Chinese Mafia na to? Dahil nga ang Myanmar ay kaalyado ng China, so maraming mga sindikato galing China nakaka-operate sa Myanmar. Ngayon, itong Chinese Mafia sa Myanmar, doon sila nag-ooperate sa Myanmar. Ano bang racket nito? Ano bang sindikato? Ang sindikato nila ay cryptocurrency. Cryptocurrency. Ngayon, ang nangyayari, ito daw may Chinese Mafia na nag-ooperate sa Myanmar. Ang Chinese Mafia na to ay tungkol sa cryptocurrency. Ngayon, ano ba tong cryptocurrency? Ay siyempre, mag-iinganyo ka ng mga taong mag-i-invest dito sa cryptocurrency. Itong Chinese Mafia na nakabase sa Myanmar, mag-iimbita, mag-iinganya. Ilulukuhin yung mga target na mag-invest sa cryptocurrency. Ngayon, pag nakumbinsi ka, mag-i-invest ka, ito pala scam. Kaya crypto scam ito, scam. Pinapatakbo ng Chinese Mafia sa Myanmar. Ngayon, itong cryptocurrency scam na to na pinapatakbo sa Myanmar ng isang Chinese Mafia, doon dinadala itong mga kababayan natin, mga Filipinos, na pinapalusot sa Bureau of Immigrations. Kaya kumbaga pagdating doon, din nag-ooperate na sila ngayon ng computer. Itong mga kababayan natin, sila yung nangungumbinse sa mga target na biktima. Pinapa-invest sila sa cryptocurrency. Ngayon may kuta, may mga kabunyog, may kuta. Itong mga kababayan natin, pag nandun ka na sa Myanmar, idadala ka sa isang naka-house kayo. Naka-house. Naka-ano kayo doon para kayo mga preso. Ngayon, kailangan may kota. Ibig sabihin, kailangan mayroon kang makumbinse na mga recruit na mag-i-invest sa cryptocurrency. Pag hindi mo na-achieve yung kota, pag hindi mo na-reach o naabot yung kota, sinasaktan, tinutorture nitong Chinese Mafia. Kaya kawawa itong ating mga kababayan. Ito po. Ngayon, ang partisipasyon nitong mga Bureau of Immigration officials, pinapalusot nila. Hindi na dumadaan sa normal na proseso sa immigration. Binibigyan na ngayon ng ID para hindi na dumaan sa normal na processing. Binibigyan ng ID, pinapalabas na empleyado sila ng airport. Kaya nakakalusot. Tapos, dinadala sila sa Myanmar. Pagdating doon, ang sasalo sa kanila doon, yung Chinese Mafia. Ibig sabihin, yung Chinese Mafia na to sa Myanmar, kasabat yung mga immigration officials. Yung immigration officials ang nagpapalusot. Samantala, tinawag naman itong Pastillas 2.0 scam ni Senator Reza Hontiveros dahil umano sa parehas na kaganapan na ginawa ng Bureau of Immigration noon.
Kaso, ito ay mas malala dahil mga Pinoy mismo ang biktima. Sabi dito, Pastillas 2.0, Philippine immigration execs allegedly tied to human trafficking in Myanmar. Ang nag-expose po nito ay si Senadora Riza Hontiveros. O yan. Panoorin po natin ang sinabi ni Senator Riza Hontiveros. Desmayado tuloy si Senador Riza Hontiveros dahil parang part 2 na raw ito ng Pastillas scam na kinasangkutan noon ng Bureau of Immigration. Sa lahat ng mga ikinento na ni na Elias Baby at nitong huli yung kay Elias Paulo, kasi hindi pala tumuloy ang Pastillas, hindi lang pala tumuloy ang Pastillas, lumala pa, no, at naging mas creative pa. At para saan? Para gawing pain yung ating mga kababayan ng Chinese Mafia. Hindi ko alam ano itong nasisikmura. Are leading our people to a slow death? Where po ba ang BI sa problema ito? Ayon naman sa mga biktima, sinasaktan daw sila ng mga sindikato kapag mayroon silang nagawang mali. Panoorin po natin ito. Ikinwento ni Baby ang pangmamaltrato sa kanila kapag walang nabibiktima. Kung pagkakamali kang ginawa, sasaktan ka. Lalagay ka sa isang black room o bartolina. Hindi latigo ay kukulientin ka. Kung kababa ng bricks, ay papatakbuhin ka. Kapag mabagal ka tumakbo, babatuhin ka ng bola ng basketball. Sa kabila ng mga sugat, hindi raw siya ipinapagamot. Nakiusap na lang daw siya sa recruiter para makauwi ng Pilipinas. Pero binantaan daw siyang papatayin ng kanyang pamilya. Yan po, yan yung ilan sa mga na-interview na biktima ng human trafficking na yan papuntang Myanmar. Sinasaktan sila doon sa Myanmar noong Chinese Mafia na yan, na sindikato. Ayon naman sa isang biktima na si Elias Paulo, pinaliwanag niya kung papaano sila napunta sa mga sindikato. Panoorin po natin to. Humarap din sa pagdinig si Elias Paulo. Anya, isang Liza Magallanes ang tumayong recruiter niya. Call center agent din daw ang inalok na trabaho kay Paulo. Pagdating sa airport, nagtaka siya na may sumita sa kanya habang nakapila sa check-in counter. Ba't daw ako pumila sa immigration? Kasi aalis daw ako bilang empleyado ng airport at hindi bilang OFW o turista. Pinababa niya ako sa arrival area sa Bay 13. Pinagtagpo ulit ako ng assistant ng airport na nagbigay ng ID at damit na susuotin ko. Kinuha niya uli ang passport ko, nakatsyempo ako, nitsuran ko ang ID. Nakasulat pa sa ID ang pangalan ng isang store sa airport. Dahil sa takot, hindi na tumuloy si Paulo. Pero nagulat daw siya na may tatak na ang kanyang passport. Sinulatan nila passport ko ng void. Doon ko lang din napansin na may tatak na ang passport ko na tila galing sa immigration. Pero di naman talaga ako dumaan ng immigration. Kwento naman ng isa pang biktima na si Alias Rita kung papaano daw sila ginagamit bilang mga scammer ng mga sindikato. Kwento ng isa sa mga na-rescue na si Rita, hindi niya tunay na pangalan, ni-recruit siya ng isang lens sa Facebook. Pagdating sa ibang bansa, tinuruan daw sila kung paano mang scam ng foreigners na kinukuha nila sa Facebook, LinkedIn, pati dating apps gaya ng Tinder. Kukunin namin yung loob nila, kailangan magtiwala sila sa amin. Pagkatapos po nun, pag feeling namin, nagtitiwala na sila sa amin, yayayain na po namin silang mag-invest sa cryptocurrency. Sa unang pagkapanalo nila, nadadoble yung pera nila, papawidrohin po muna nila para mapaniwala si biktima na pwedeng mag-withdraw, posibleng mag-withdraw. Pero sa susunod na lumaki na ng lumaki yung kapital o yung investment ng biktima at gusto nila nilang withdrawin ito, hindi na po nila mawi-withdraw kasi hindi na po i-approve iyon ng mga Chinese. Oh, kasi ginagamit sila ng Chinese Mafia para mag-operate ng cryptocurrency scam. Itong mga Filipinos na nakakalusot, pinapalusot sa NAIA, kasabwat itong mga corrupt na mga immigration officials, pagdating nila ng Myanmar, pinapatrabaho doon sa Chinese Mafia. Itong mga Pilipinong ito ang nagkukumbinse sa mga mabibiktima na mag-invest sa cryptocurrency, pero scam yun. Ngayon, may kuta ka. Kailangan may ma-achieve kang kuta na nakumbinsi mo na napa-invest mo sa cryptocurrency na pinapatakbo ng Chinese Mafia. Pag hindi nila na-achieve yung kuta, sinasaktan sila. Ano ang inyong opinion sa garapalang aksyon ng mga corrupt immigration official?
Kasabot ba ang mga taga Bureau of Immigration sa mga nangyayaring ngayon, ito? Ngayon, sa ating kape at kwentuhan, mga pastillas kayo. Yan. Ngayon, ang nakakalungkot dyan mga kabunyog, ano, sa pareho na yon, kung nakikita nyo, ang involved sa mga pastillas na yon, pastillas 1 at 2, mga immigration officials, at kasabwat ang Chinese mafia. Yun, yun ang common doon, yun ang pareho. Ang pagkakaiba, doon sa isa, pastillas 1, ang mga manggagawa na pinupuslit ay in-check galing China. Pinupuslit papasok ng Pilipinas para magtrabaho ng undocumented aliens, walang papilis, pinapalusot ng mga immigration officials galing China papasok sa Pilipinas para magtrabaho sa Pogo. Yan. Yan yung ano, yan yung modus sa number 1. Sa number 2, mga Pilipino naman ang nire-recruit papunta naman ng Myanmar. Lulusot din sa immigration, hindi na rin ano, hindi na rin dumadaan sa pila. Pinapalusot na ng immigration officials papunta ng Myanmar. Ang pupuntahan nila doon, Chinese mafia na naman. Ang racket naman doon, cryptocurrency scam. Kumbaga kung dito, online, Pogo, doon naman sa Myanmar, cryptocurrency scam. Ang nag-ooperate ng Pogo dito, Chinese. Ang nag-ooperate din doon, Chinese mafia. Ang manggagawa doon na dinadala, galing Pilipinas. Ang manggagawa na nag-ooperate ng Pogo, galing China. Pareho ang nagpapalusot niyan, immigration officials. So, matindi, di ba? Matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, yan po. Ang masasabi lang natin, mga pastillas kayo. Mga kabunyog, ito po uli si Attorney Enzo Recto. Lagi po nating iisipin. Pagtulong-tulungan nating labangan na ng fake news at kasinungalingan. Dahil, sabi nga sa John 8:32, "And you shall know the truth, and the truth shall set you free." Ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po tayo. Pakishare po nitong ating naging kwentuhan, naging talakayan ngayong umaga. Mabuhay po tayo mga kababayan. Enzo Recto, Enzo Recto, dala mo ay katotohanan. Enzo Recto, Enzo Recto, kami ay iyong kabayan.